Kung si Erap ay may Boracay Mansion, at si Pinoy ay may Porsche, at kung mga Marcoses ay may sa marami. 1950s mga kapatid, si Presidente Elpidio Quirino ay nachismis na may Golden Orinola. Isang Golden Orinola na nagkakahalagang 250 pesos. Pero naging sentro ng imbisigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at muntik pa niyang ika-impeach. At in fact, ikinatalo raw niya sa kanyang re-election bid noong 1953 kay Ramon Magsaysay. Mga kapatid, totoo ba ang chismis tungkol sa Golden Orinola ni Elpidio Quirino? Auli pala yung panto ng ko eh. Sa'yo ba to? Oo. Hound-hound na kaya ako. Oo, ba't na naman yan? Soft drink. Soft drinks. Kaya na ko pala nahanap ko. Alamin natin dito sa history. Nangyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa mga lolo at lola natin, ang Orinola ang isang bagay na hindi pwedeng mawala sa bahay. Sa lumang disenyo kasi ng mga bahay ng mga Pinoy, lagi nakahiwalay ang banyo o kasilyas. Kaya patok daw ang urig na portable toilet na ito, ayon sa historiador na si Augusto de Viana. Noong araw naman kasi, kaysa pumunta ka sa banyo sa kung gabi, ay nandun talaga yung chamber pot mo. Kasi ito ay parang ugali na nung araw na may oranola sa ilalim ng kama. Kadalasang gawa sa plastic, bakal o di kaya ay porselana ang mga orinola. Pero noong dekada 50, may lumabas na chismis tungkol sa isang high-end na orinola. Ang Louis Vuitton ng mga orinolas, ang Golden Orinola umano ni Pangulong Elpidio Quirino. Ayon sa kanya, 250 na malaking halaga, pero wala akong alam na, na ganun talaga ang halaga. 250 pesos ngayon para sa isang orinola? Masyado at ang social tong si Quirino. Si Quirino is not your typical Pinoy na siya eh, cosmopolitan, aristocratic, kakastila, and what have you. Tisoy-tisay yung lahi niya, ganon. Madali siyang kapitan ng allegations o ng issues na wala siyang pakialam sa masa. Ayon sa military historian na si Jose Custodio, nanggaling ang balita sa mamahayag na si Armando Malay. But then again, we also know that journalists are prone to suggestive persuasion by political handlers, okay. No? Kung meron, kasi syempre because journalist ka, gusto mo magkaroon ng dating sa tao, may nag-feed sa ng information, audit, kinalat mo. So yung mga ganun tip, doesn't necessarily mean that because Armando Malay said it, it's the gospel truth. Sa artikulo ni Malay na lumabas sa Manila Chronicle, bukod sa ginintuang orinola, bumili rin daw ng kama worth 5,000 pesos itong si Quirino. Pero ang report, pakanaraw ng mga kalaban sa politika ni Elpidio ito, ayon sa presidente ng Philippine Historical Association na si Luis Derry. May control ang mga kalaban niya ng dyaryo, saka tinatad ang mga dyaryo. Yung mga nagbabasa, na-impluensya, na maniwala na mayroon ng gintong orinola. Sa totoo lang, wala naman daw dapat tayong pakialam kung bumili ng kama o orinola itong si Elpidio Quirino. Kasi karapatan niya naman yun. Pero dahil siya ang number one na lingkod bayan bilang presidente ng bansa, eh hindi raw maiwasang mag-isip ng ilan na baka pera ng taong bayan yung kanyang pinambili sa mga yon. Ay, init to. Soft drink naman. Oo, nakakuha ako. Teka, may kilala ako. Matanda. Meron siyang dalang maraming soft drinks. Talaga? Malaki lalagyan niya. Ano ba yun? Parang orinola na gito? Parang ganun. Talaga? Oo. Nanay ko yung tol eh. Ah, gamit ko. Nanay mo yun? O, talagang punahan natin. O, yan. Uuhaw eh. Para pinapalabas nila na may ilang tao na marangyang ang paumuhay samantala ang karamihan ng mga tao ay nasa kahirapan. Talagang nag-stick talaga sa kamalay ng tao. Siyempre pa, to the rescue naman sa alaala ang apo ni Elpidio na si Cory Quirino. Depensa niya, ang nanay niyang si Vicky na anak ni Elpidio ang bumili ng orinola. And guess what? Sa baklaran daw ito binili. Tinanong ko nga si Mami eh, Mami, ano ba talaga itong Golden Orinola na ito? Sabi niya, Iha,
Ako mismo ang bumili ng orinola na stainless steel sa baklaran. Kaya, hindi ko alam kung paano nila ginawa yung storya na golden orinola. It is a figment of the imagination. Pero etong tanong, kung totoong paninirang puri lang daw ang lahat ng ito, bakit naman nilang gustong pabagsakin si Elpidio Quirino? Kalito, no? Terlo sila, oh. Unang naloklok sa pagkapungulo si Elpidio Quirino noong 1948, nung mamatay si ang noong presidente na si Manuel Rojas. Pero, 1949 elections ay tinalo ni Elpidio Quirino si Jose P. Laurel. Pero sinasabi nila, sobrang dumiraw nung eleksyon na yon. Nung eleksyon noong 1949, ay mayroon mga akusasyon na laban sa kanya na sabi ng isang historiador, bumoto pati yung mga bubuyog, mga langgam, tsaka mga ibon sa Mindanao sa eleksyon na yon at siya nanalo noong araw. Kasi yung eleksyon nga pala noong 1949, one of the hottest and noisiest election up to that time. Swerte na lang daw ni Elpidio at mas unpopular ang katunggaling si Laurel. Si Laurel, siyempre, president siya ng Japanese-sponsored republic. So, or yung tawag na puppet republic, no? And yun yung bahid sa kanya. And he just emerged from a collaboration. Yun nga lang, tad-tad din naman ang sandamakmak na problema itong administrasyon ni Quirino. Sapagkat isipin natin ang panahon noon, nakatapos lang natin ng ikalawang digmaan pandaigdig. At saka dumanas tayo ng malawakang rebelyon ng hukbalahap, mga HMB na yun, hukbong magpalaya sa bayan. Tapos makita mo yung mga ilang tao sa gobyerno, ang perception nila ay nagpapayaman. Bukod sa mga huk, kasama sa problema ng bansa noon, ang pananalasa ng mga daga at peste sa sakahan. Matinding gutom, pati ang kawalan ng trabaho at bahay. Ang assessment nga ay 80% ng pambansang ekonomiya ay wasak. So ang tanging bansa lang na makakapagbigay ng tulong sa atin ay ang Amerika. So balit ang ginawa pa ng mga Amerikano, bukod na sa kumakasano ay dapa na ang laang Pilipinas, lalo pang inapakan nila sa ulo dahil dun sa parity rights. Bauna nga sa problema ang administrasyon ni Quirino, tinadtad pa siya ng mga aligasyon ng katiwalian. Meron corruption sa maraming levels, no? Kaya nga sila pinag-uusapan yung corruption sa rehabilitation, no? May mga unscrupulous government officials na nakikisawsaw. Ilan sa mga bintang sa kanya, nepotismo o yung pagbibigay pabor o trabaho sa mga kamag-anak at misappropriation of funds. So all of these things, pati yung nepotism and whatever, no, created an image kay Quirino, no? Not necessarily na siya ang responsible doon, no? Parang hinana niya yun, kumbaga, no? That comes with the territory daw, yung mga pagbabatikos sa isang politiko. So, alam na niya na that comes with your role as or duty as a public servant. Sa dinami-dami ng intrigang binato kay Elpidio Quirino, mukhang wala yatang umagaw sa spotlight ng golden orinola. Ang kaisa-isang orinola sa kasaysayan ng Pilipinas na naging sentro ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Grabe talaga yung issue sa Pilipinas, no? May golden orinola pa, tapos ihanay mo pa yun doon kay Napoles. Oo, yung banda, punong-puno ng pera, di ba? In aid of legislation ang imbestigasyon ng Senado. Si Senator Justiniano Montano ang punong abala sa mga aligasyon laban kay Quirino noong 1949. Ang pagkakaiba ng mga imbestigasyon noon sa ngayon, ang imbestigasyon noon ay madaling natatapos. Ang imbestigasyon noon ay pinapatagal hanggang sa magkagulo na ang isyu. Inabot hanggang kalaliman ng gabi ang paglilitis ng Senado. What I'm trying to say here is that yung politically charging atmosphere, no? Nakahanap lang sila ng paraan na gibain yung tao, gagawin at gagawin ng mga politiko. It's typical politiko yon. Kailangan dapat ma-substantiate talaga ko yung mga bintang. Hindi ito nagiging parang political propaganda. Problema, kung palalabasin mo, masisira ang personalidad ng taong yon. Kaya forever, yung image ng golden orinola ay nadidikit kay Pangulong Quirino. Sa aming pagbabalik, ang issue ng golden orinola humantong sa impeachment.
ang problema ay for the record lang 'yon, but wala namang valid grounds para impeach si Quirino. Ang mga aligasyon ng korupsyon kay Quirino kabilang na ang anomalya ng Golden Orinola humantong sa impeachment. April 28, 1949, sinampahan ang impeachment complaint ng kongresistang si Juan Rodriguez itong si Quirino. Yun nga lang, kinabukasan, na-dismiss din ang sinampang impeachment complaint. After the investigation, sinabi ng Kongreso, wala silang valid reason kung paano sila magsasampa ng impeachment charges laban kay Pangulong Quirino. So it was dropped. Ang problema ay, for the record lang yun, but wala namang valid grounds para impeach si Quirino. Mayroon ng threat of impeachment, pero hindi rin nangyari. Sapagkat nung araw, kontrolado pa ng mga Liberal Party yung Kongreso noon. Pero 1953, yung nasyonalista, both houses, kanila na. Tol, asa si Orestes, tol? Tsaka yung Golden Arenola ko. Ikaw naman, tol, tayo na lang. Anong gagawin ko si Arenola mo? Ay, tol, pala si Orestes eh. Akin na yan eh. Ha? Merienda pa. Sigurado ka? Uy, oo. Hindi! Anong ginawa mo? Tanggoy! Yeah, kambaboy nyo. Kambaboy nyo. Abuswelto si Quirino. Pero, mga kapatid, tuluyan ang nadungisan ang kanyang pangalan. At ang ending, nako, natalo siya sa 1953 elections. Walang iba, kundi kay Mambo Magsaysay. Siyempre, pagdating sa politika, labasan na ng baho, lalo na kapag panahon ng eleksyon. Kaya kahit na-dismiss ang impeachment complaint laban kay Quirino, muling inilabas ang usapin ng Golden Orinola. Sa larangan ng politika, palaging may intriga. Iyan ang sinabi ng daddy sa akin. At si Lolo ay veterano na sa mga intriga na yon. At you must just accept it. Walang Golden Orinola. Kasama yan sa political propaganda ng mga kalaban sa politika ni Pangulong Quirino sapagkat naamoy na nilang tatakbong muli sa pagkapangulo si Quirino. At ito ang kumbaga sa below the belt ang bira nila eh. Ang chisme sa Golden Orinola, hinaluan pa ng matinding karisma ni Mambo Magsaysay. Nako, as expected, natalo si Quirino sa 1953 elections. Natalo siya. Kasi nga, charismatic si Magsaysay eh. Ang tao naghahat ng pagbabago, grab sila isang tao na pwedeng makihalo sa masa, nararamdaman ng masa, at nakita nila din ang tao yun sa katauhan ni Ramon Magsaysay. Pero sa huli, wala rin lumitaw na Golden Orinola. Paniwala ng mga historiador, biktima lamang ng black propaganda si Elpidio Quirino. Kung susuriin mo ngayong issue, bakit wala ka bang sa comfort room sa Malacanang at kailangan mo pang bumili ng orinola para iihi lang? Sus Mar Yosef, iihian mo ginto. Very common sense naman. Minsan nababasa ito ng mga ng taong bayan na sensationalized sa media. Akala talaga nila totoo na hindi naman pala totoo. Sa huli, hindi man daw masasabing perpektong pangulo itong si Quirino, masaklap lang na dahil sa isang mapanirang chismis habang buhay nang nakakabit sa pangalan ni Quirino, ang Golden Orinola. Kalimutan na natin yan yung mga orinola na yan na hindi naman magagawa ng mga kahit sinong eksperto ng orinola maker dito sa Pilipinas. Golden pa man din. Okay, that is nakakatawa. Nagawa pa rin ni Quirino to keep yung job niya to keep the country in the course of parliament of liberal democracy. Meron din talagang kayong judgment of history. Kung naglagay ka lang dyan bilang propaganda, balang araw, yung kasaysayan din, maiimulat din yan na mali pala sila. Ang malas talaga ni Elpidio Quirino, gumuo ang political career dahil sa isang simpleng chismis. Arinola pa, malupit talaga. Pero hindi kasing lupit ng ambisyon at tuso ni Ramon Magsaysay, ang kanyang karibal sa politika. Hay nako, chismis noon, chismis pa rin ngayon mga kapatid. Ako po si Lourd de Vera at yan po ang history natin sa gabing ito. Tandaan ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay tayong lahat.